Kasi, di ba, sabi nga, promise ko sa'yo nung umpisa pa lang. Lahat ng tao siguro tatalikuran ka, pero ako hindi. Love you. Pala si Aisa Cervantes. Nakatira po sa Baliwag, Bulacan. Gumawa ako ng surprise sa boyfriend ko. Sana magustuhan niya. Kasi parang gusto ko makabawi sa mga ginagawa niya sa akin. Kasi lagi na lang siya yung may surprise sa akin. Parang may iba lang. Kasi lagi kong napapanood, lagi na lang babae yung sinasurprise. Parang ito, ako naman this time. Hello mga ka-surprise buddies! Narito tayo ngayon sa Baliwag, Bulacan upang muling maghatid ng isa na namang napaka-sweet na sorpresa. Ang isang mapagmahal na misis ay syempre sosorpresahin ng kanyang mister sa kanilang first anniversary. Bagamat nandito lang din siya sa Pilipinas, as a matter of fact, magkasama sila sa bahay. So hindi siya OFW. Magkasama sila sa bahay. Gusto lang niyang bigyan ng sorpresa ang kanyang mister. Ano kayang magiging reaction ni mister kapag nakita niya ang sorpresa na ginawa ni Mrs. para sa kanya? Ako si Aldrina Numirang. Ito ang Shop Best My Best Shoppers, ang paborito niyong taga-sorpresa dito sa Pilipinas. So sobrang excited na ako at kikiligin na naman tayong lahat. So makikilig tayo mga surprise buddies. Tara at samahan niyo kami. Hello po. Magandang hapon. Pwedeng magtanong? Kilala niyo po ba si Jomar Clemente? Sino po 'yon? Ah, kayo po ba? Ay sir, meron lang pong dumating na package para sa inyo. Okay lang sir na pakitanggap po. Meron pong dumating na package. Ay, buti sir nandito po pala kayo. Meron ba kayong inaasahan na darating na package? Ah, wala po ba? Ah, sige po. Ligaw lang kayo. Pero tama sir, Jomar Clemente, no? Ah, sige. Po tayo sir para ano ba to, sa wish ko lang? May problema na na-receive po yung package. Ayan. Pwede pong pasamahan siya kasi medyo mabigat. Ayun, hindi na mo natin alam. Samahan niyo po siya. Nandito kasi po medyo mabigat po. Ayan. Tapos sabihin mo, it's a prank. Ayan, so medyo mabigat lang po yung package na dumating. Meron po ba kayong kamag-anak sa ibang bansa? Meron, pero doon galing. Ayun. Surprise! Ikaw may pakanaya. May nakaalala sa iyo. Sino kaya ito? Wow! Happy anniversary! Happy anniversary! Wow! Ang sweet naman! Sabi na eh! Ba't ako may ganun? Sino kaya ang nagpa-surpresa? Ikaw o siya? Malalaman natin mamaya. Sino po kaya, sir? Ha? Ang nagpa-surpresa? Siya. Siya? Sino kaya? Parang na-surpresa din si ma'am! Naku, malalaman natin sa sino kaya ang nagpa-surpresa sa inyo. Happy anniversary raw po sa inyong dalawa. Yes po. Sino kaya nagpa-surpresa sa inyong dalawa po? Hindi na. Ayan, so picture mo na namin kayong dalawa dito. 1, 2, 3, smile! Ay, wait lang, may surprise na ako. Ay, may surprise pa si ma'am. Ayan. Wow! May another surprise si ma'am. Ayan.
hindi naman yung lagi na ako yung sinusurprise. Sabi na, kami pangalanan yan eh, no? Happy anniversary, baby. Thank you. Ayan. Maiba lang, hindi puro flowers, diba? Kaya pala, mabawi ka ba? May kasalanan ka ba sa akin? Wala. Ayan, ho! Ikaw talaga eh. Sabi ko kanina, ba't parang may sasakyan doon? So, yan po. So, first wedding anniversary. Hindi. First anniversary. As boyfriend-girlfriend. Wow. First anniversary pala. Talagang sobrang daming effort ni ma'am. Oo so, nga. Eh, makabawi mo lang sa lahat. Buksan niyo po, sir, yung cake. Kung sino talaga ang nagbigay. Kaya nga. Dapat. Ako talaga mabubukas nito. Dapat ikaw. Okay, ikaw binigyan. Ay, baliktad. Ayan. Sige po. Ayan, sir. Ano pong nakasulat? Basahin niyo. Happy anniversary, baby. I love you. Wow! So lalo mo mamiss yung cake. So sa kanya talaga galing. Wow! So na yung first anniversary nyo, ano bang wish mo para sa inyong dalawa? Ano ba? Simple lang. Wish ko lang naman sana kung ano yung meron kami ngayon, magtuloy-tuloy lang. Tsaka yung health, dahil alam naman natin yung ano ngayon, yung sitwasyon ngayon, sana healthy lang yung pareha sa amin, yung mga pamilya namin. Tsaka many more years to come. I love you. Siyempre, si ma'am, anong wish mo para sa kanya, para sa inyong dalawa? Sa kanya? Ano, siguro, huwag siyang magbago. Although din naman, mas umaano nga yung pagmamahal niyang pinapakita sa akin. Tsaka yun, sa aming dalawa, sana yun nga, tuloy-tuloy kung anong meron kami. Sana. Sana yun na yun. At wow. Saka, yun din, sana maging okay kami lagi kasi sa panahon yun, tsaka yung pamilya namin. Yun lang. I love you. Ayan, sige, sindahan natin yung kandila nyo. Para lahat ng mga wish nyo ay matupad yung first anniversary nyo. Okay, in the count of 3, 1, 2, 3! Happy anniversary! Thank you! Ayun! At syempre, meron pang mas... Ito pong regalo nyo para sa kanya. Oh. Ayan! Meron ka pang regalo. Ang dami talagang surpresa. Buksan niyo, sir, ang regalo niya para sa iyo. Talagang nagbawi siya ngayon, ah. Actually, hindi naman. Parang alam niya na yan. Actually, hindi. Kasi nakita ko lang pero hindi ko talaga tinignan. Kasi ayoko naman sirain lahat ng ginayak mo. What's this? LV na wallet. Wow! Pero walang laman yung baby, sorry ah, kasi... Ayos to kasi yung wallet ko si Rana. Oo nga. Mas swerte hindi ko ang wallet. Thank you. Para yun di ko nilagyan. Kasi siya na lang maglalagay niyan talaga. Katerno siya ng bag ko eh, actually. Oo. Oh, oh. Wow. Thank you, baby. Mas mahalaga pa siyang pinapaagot para sa iyo. Napakadami mong natanggap. Dami regalo. Meron siyang ginawang mensahe para sa iyo. Okay lang na basahin mo yung mensahe niya. Or, ayan. Siya na lang magbasa. Basahin niyo po ng padakan. Okay. To Jomar Clemente, happy first anniversary to the man of my dreams and father of my future babies. Even though it's so hard to handle my attitude that sometimes come to the time that we can tell each other that we don't want anymore. But you're still the one who always fixes everything.
You're the one who understand as always. I love you. I love you always, baby. Thank you for coming through when I needed a shoulder to lean on and for being my light at the end of the tunnel. I'm so lucky to have you in my life. Kasi simula nung dumating ka sa buhay ko, binago mo lahat. Happy naman ako nung dumating ka, pero mas naging masaya ako lalo. Sorry kung minsan nasaktan kita sa mga tampo at pag naiinis ako na ikaw ang taga sa loko. Pero thank you, baby, sa lahat ng pagmamahal mo. Di lang sa akin, pati sa family ko at sa family mo. Salamat din kasi simula nung nakilala ko sila, ramdam ko yung love nila sa akin at sobrang papasalamat ako sa Diyos kasi pinakilala ka niya sa akin at binigay niya sa akin yung totoong sobrang bait at lahat ng pagsalo mo ng sakit para di lang ako masaktan. Mahal na mahal kita. Di ko na nga alam paano babawi sa mga ginawa. Sa totoo lang, nahihiya na ako kasi lahat ng ginagawa mo, mapasaya lang ako. Kaya huwag na huwag mong iisipin na kulang pa mga ginagawa mo sa akin kasi sobra-sobra na. Araw-araw pinaparamdam mo sa akin kung gaano mo ako kamahal. Salamat, baby. I love you so much. Wow. Napakaganda mo yun sa akin. At syempre, Sir Crazy Man, ano naman yung message mo para sa girlfriend mo? Actually, yung message ko naman, araw-araw ko namang sinasabi sa kanya yun eh. Magmula nung naging kami, halos pagkagising bago matulog, araw-araw ko sinasabi sa kanya na mahal ko siya. Na kontento na ako sa kanya. At yung, kumbaga nasa kanya na lahat yung hinahanap ko. Kaya huwag siyang mag-aalala dahil kahit minsan wala ako, nasa trabaho or ano, huwag siyang mag-iisip ng kung ano kasi sa kanya lang ako. Tsaka yun, yung contentment ko kasi nasa kanya na. Mahal na mahal kita, baby. Wow! Ang sweet naman. At so, ano yung mga katangian ng girlfriend mo na mga nagustuhan mo sa kanya? So, una, bakit nag-decide ka na ligawan siya? Eventually, nag-decide ka na maging girlfriend siya. Ano yung mga nagustuhan mo sa kanya? Actually, ano eh? Wala. hindi ko rin kasi ano eh. Alam kung paano nagsimula. Basta there's ano lang, one time na parang magkaibigan kami o magka-work. Pero ayong feeling na biglang ano, nag-iba. Parang bigla na lang ang ganda niya sa paningin ko, parang ganun. Parang may spark. Hindi ko alam kung ano talaga. Tapos habang ano, nakikilala ko siya. Doon, talagang napalapit yung loob namin sa isa't isa. Tapos, doon nasabi ko na, maybe, she's the one. Ayun. At kayo naman, ma'am. So, bakit niya si Dagot? Ano yung mga naging decision factor mo? Ano yung mga nagustuhan mo sa kanya? Ito nga, umabot na rin kayo ng 1 year. Oo nga. Wala, sobrang ano lang. Noon, parang yun nga, sa una talagang hindi din namin talaga in-expect na magiging kami kasi talagang ako hindi ko naman siya talaga kinakausap. Kasi parang ang yabang eh, parang gano'n. Yun talaga yung first experience, parang gano'n eh. Tapos habang tumatagal siya talaga yung taong sobrang tiyaga niya kausapin ako kahit yung walang nagtiyaga sa akin pag may S ako. Parang siya yung isang tao talagang napapangiti pa rin ako na grabe sobrang tiyaga niya para mawala yung S ko. So parang yun nga, parang isang one day parang nagising na lang din ako na parang may iba na akong feeling sa kanya. Na iba na to ah. Parang sobrang saya kong nanapag nandiyan siya lagi. Pag wala inahanap ko parang gano'n. Tapos ayun. Kaya basta sobrang kakaiba lang siyang lalaki. Hindi siya yung sa una lang siya
Kasi naliligaw lang eh. Parang hindi siya nagbago. Mas, kung simula nung naging kami, mas naging ano pa siya sa akin. Mas pinaramdam pa niya. Hindi nabawasan. Mas nadagdagan pa araw-araw. Kaya lalo ko siyang minahal. Sa 1 year namin, wala siyang ano. Parang everyday ginagawa niya ang ano. Masaya yung relasyon namin. Kaya yun, I love you. Wow. Kasi okay, sobrang iba. Hindi maging vocal na mag-ilabi sa SPC. Oo, yun naman. Sobrang iba lang din talaga. Araw-araw naman, kaya lang i... Ano, hindi kasi expected na may ganito. Actually, kanina, naano, akala ko kasi ito na yung surprise niya. Eh, medyo nahuli ko pa siya kanina umaga. Kaya sabi ko, ah, sinasadya niya siguro akong palabasin ako, utos ng utos. Sige lang. Ayun. Tapos di ko alam kasi na may ganito pa. Hinahanda niya to at medyo matinding effort din to, ha? At talagang parang matagalan to at ang hirap ititago. Saka hindi. So parang masulit lang din kasi lagi na lang siya yung nagsusurprise talaga. Kasi parang sa akin. So parang hindi naman pwede yung sabi ko, kailangan ko rin gumawa na para masurprise ko siya. Hindi ka naman na-intimidate, baby, kasi puro ako na lang yung gawa-gawa na. So parang hindi kasi gusto ko rin makabawi. Hindi lang dahil sa mga ginagawa. Gusto ko sa kanya iparamdam yung masaya talaga ako na finally nag 1 year kami talaga na hindi ko in-expect. Kasi sobrang sa ugali ko. Siya lang talaga yung lalaking na grabe siya umintindi. Yung nandun nga yung at, pasaw yung moody ka siya ako na may time na ayaw na ako kausapin ng lahat pero siya. Nandiyan pa rin para intindihan ako. Parang, grabe, sobrang wala na akong makikitang kagaya ng pag-iintindi. Kaya ayun, sobrang thankful ako sa kanya. Na siya yung boyfriend ko ngayon. Ayun. Sana ito namin yung road to forever. Kaya nga, sana matuloy din yung planong kasal namin. Kaya para... Sali po, plano na rin kayo. Yes po, mayroon. So, yun. So, dati magkasama kayo sa work? Opo. And then, kahit naman ngayon, parang doon na-develop yung love story na. Kasi na-develop din sa work? Yes po. So, at yun nga, 1 year na kayo. Meron din, doon sa 1 year niya, naranasan niyo ba na nagkaroon kayo ng problema, nag-cool off kayo? Or, meron, ano yung pinaka-matinding challenge na hinarap niyo dalawa? Counselor muna. Actually, wala naman nung ano, wala naman na ganung eksena na may walang may kulop-kulop. Siya madalas siya maghamon, no? Pero oh, niya, tulad niya ang sinasabi niya, madalas kasi 'di ba mayroon sinasabi na ako, ano, may ganun. 'Di baling mawala yung pride mo kaysa naman mawala yung mahal mo dahil sa pride mo. Ganun. Para siya kasi ganun. Parang ako, parang nandun ako sa point na tinaboy ko siya. Parang dalawang beses na ba na, alam, may time, parang may pagkakataon na siya iwan ako na mag-anap ng iba, pero siya talaga yung hindi, na nandyan pa rin na kahit anong taboy. Ang ganda ko, diba, tinutuloy ko yung taong, tapos siya talaga, siya yung nagpipix lahat ng ano namin. Ang nagkakapag-anap. Parang kahit kasalanan ko na minsan. So, marap kayo sa isa't isa, kung meron kang gusto ihingi sa kanya ng pangunawa sa mga ugali mo, kung ano man, ano yung gusto mo pang sabihin sa kanya para mas lawakan pa nyo ang pag-unawa sa isa't isa? Ano ba? May gusto ka pa bang intindihin niya sa'yo para mas maging strong yung relationship nyo? Ano? Hindi. Yun siguro, wala niya kasi yung lawak ng ano niya. Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan? Ano? Parang ako yung sinurprise mo. Hindi, yun. Parang sobrang ano. Siguro hindi. Kasi yung pag, ano niya, yung pag-iintindi niya sa akin, parang nandun na talaga kahit hindi ko hingin. Parang siya talaga mismo nagbibigay. Tapos, ayun. Parang wala eh. Parang wala talaga akong hingin na pwede sa kanya. Kasi lahat binibigyan niya kahit hindi ko hingin. Kaya nga, yun. Kaya bumabawi ako may pag may time. Kasi madalas talaga sa kanya.
Ayun, kasi sobra-sobra talaga yung pagmamahal niya sa akin. Pati yun nga, hindi lang sa akin, sa pamilya ko. Pagmamahal nila ng pamilya niya. So, yun, thank you, baby. I love you. Okay, sir, nagusto ka pang ito ka? Meron ka bang gusto sa kanyang promise or kung ano man ang gusto niya sabihin pa? Eh, baby, hindi naman na ano sa'yo, pero alam mo naman na lagi ko naman sinasabi sa'yo, araw-araw. Sa isang taon natin na ano, halos everyday ko naman na sasabi sa'yo na mahal kita. Kung may problema ka, lagi lang ako nandito para sa'yo. Na kung meron kang something na gusto mong pagsabihan or may dinadala ka na hindi maintindihan na iba, nandito lang ako lagi. Laging handang makinig tsaka intindihin ka. Kahit na minsan di ka na maintindihan talaga. Yun, isa pero, yun. Kaya grabe siya. Hindi to pa rin ako para sa'yo. Kasi di ba sabi nga promise ko sa'yo nung umpisa pa lang. Lahat ng tao siguro tatalikuran ka pero ako hindi. Love you. Napakaganda yung message naman. Ayan. So sorry. Kamusta ka ngayon? Kung bilang isang lalaki na sanay ka, na sinosurpreso siya sa loob ng one year niyo na mag-boyfriend girlfriend, kamusta naman? Simula kaninang umaga na nag-start yung mga surpreso niya, anong nararamdaman mo? Actually kanina, ako kasi yung tipo na hindi naman ako showy talaga. Although, dahil nga medyo nahuhulaan ko na, sabi ko, actually hindi ko, ina-assert ko siya kanina, sabi ko, baby, di ka talaga marunong mag-surprise kasi nahuli na kita. Sabi ko, kahit huwag mo na itago, alam ko na kaya pinaplano mo. Tapos, kanina nga, may time na biniro ko siya, sabi ko, o baka naman ako di pa tapos yan. Meron ba akong aasahan na darating? Sabi ko pang ganun. Tapos sabi niya, hindi, wala na, okay na. Iyan na eka yun. Sabi, okay ka ako. So, naniwala naman ako na ganun. Sanay kasi ako na ako yung nagsusurprise sa kanya eh. Tapos, eto, nagulat nga ako, may dumating na kanina. Medyo talagang shock ako, sabi ko, ah, talaga ba? Sabi ko, tapos, ayun na nga, hindi. Actually, ngayon lang nagsisink in sa akin na ano. Masaya, masarap sa pakiramdam yung ikaw naman yung sinusurpresa. Kaya, ayun, salamat, baby. Siguro, kung may hindi ako in-expect ito, yung mga ano, siguro expected ko na maggagaya ka ng ano, pero ng konting pagsasaluhan natin, babe. Tsaka effort na ganyan. Actually, in-order ko lang din. Pero kasi, yung ganito na wala talaga akong kaalam-alam. At least na surprise pa din. Naging memorable dahil ang inyong video ng inyong first anniversary ay mapapanood nyo sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel. Oo, pinalo ko na sila eh. So magsisimple siyang memory na hangad namin talaga na yung road to forever nyo para pwede nyo balikan na ito yung first anniversary nyo na naging bahagi din tuloy ng inyong love story. Ma'am, may gusto ka pang sabihin sa boyfriend mo? May gusto ka lang i-promise sa kanya? Or kung ano man gusto ka sabihin ba? Ako, promise siguro yun. Parang wala. Basta mahal na mahal lang kita, baby. Wala akong ano eh. Kasi ang pangit magpa-promise kasi baka mamaya hindi ko rin maano, diba? Basta ipaparamdam ko na lang siguro or kung ano. Hindi man kami perfect boyfriend, girlfriend at saka hindi rin ako perfect na girlfriend. Pero ano, itatry ko para maging okay yung strong at saka yung relationship namin. At babawasan ko siguro yung tampo. Pero mahirap yun eh, kasi minsan lumala. Hindi yun, wala. Basta mahal na mahal lang kita, baby. Nandito lang din ako para sa'yo lagi. Yun. Sir Cal, may promise ka pa sa kanya? Promise siguro, ayun. Na ako hindi ang magsasawa sa'yo, naintindihin ka. Na araw-araw, doon sa forever natin. Forever ko rin paparamdam sa'yo, araw-araw, na mahal na mahal kita. Ika nga, ano, come what may, pero yung pagmamahal ko sa'yo, hindi magbabago. Happy anniversary! Thank you! Happy
happy siya, pero may iyak siya. Hindi, alam mo yung masaya lang ako talaga na... Siya kasi yung... Siya yung surprise, pero siya yung iyak. Oo. Ganun talaga, parang ako yung surprise. So mga ka-surprise bodies, talaga na... So, mga ka-surprise bodies, nakasaksi na naman tayo ng isang nakakilig na sorpresa. So, hindi usual na nagpapasurpresa sa boyfriend or girlfriend ay magkasama. Kadalasan, sinosurpresa namin, mga OFW pa. So, si Ma'am, syempre, kahit narito lang sa Pilipinas, gusto din niyang maranasan mo. Lalo na yun, ito yung uso ngayon. So, syempre, hindi papahuli si Ma'am para sa kanyang minamahal. So, mapapanood mo rin ang sarili mo, ang inyong love story kaya, sa ating Facebook page at YouTube channel. Gusto ko lang talaga siya mapasaya, kaya ako itong ginawa. Ayan, so, hindi sana sir, napasaya talaga kayo. Pero napakaganda ng ngiti na sir. Ayan, so, sabi nga niya, hindi man siya expressive, pero kita naman sa kanyang mga ngiti. Ako si Aldrian Ramirang, ito ang Shop Best My Best Shoppers. Don't forget to follow us on Facebook. Maraming salamat. We now have more than 500,000 followers. Mahigit sa lahat ng million. Road to 1 million. Thank you very much. And silver button na tayo sa ating YouTube channel. So don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated. Everyone, let's spread happiness and love. Bye-bye! Ayun. 'Cause my best shoppers, everyone, let's spread happiness and love.